today's video, another sari-sari store tips na naman yung pag-uusapan natin. Especially kung paano mas mapapalaki yung benta ng inyong sari-sari store. But before that, magka-time check muna tayo. At ang oras ngayon ay 4:37 PM ng January 12, 2022. Ayan. So, magbibigay ako ng tips as usual habang nagre-repack. Yung ire-repack ko pala ngayon ay mga face mask. Ayan, yung KF94 na ano, na by pieces. Ayan. Pero bago yan, mag-sanitize muna tayo ng ating mga kamay. After natin mag-sanitize ng kamay ay magre-repack na tayo. Yan. Usually kasi, ang napapansin ko sa ibang mga sari-sari store owner, kung nabili nila yung item ng ganun, ganun na lang din nila yung ipapasa. For example is, eto nga yung face mask. Nabibili natin siya sa pamilihan ng buuna na ganito. Pero pwede natin siya magpakin. 120. Para na rin sa convenience ng ating mga customer. Diba? Yung iba kasi hindi sila nagre-repack sa tindahan nila. Pero kung tutuusin, once na nirepack natin ito, mas malaki yung tutubuin natin. For example nga is yung ganito. Sa amin, sa tindahan namin, dual purpose yung ginagawa ko. Meron akong buo, meron din akong tingi. Kasi hindi lahat ng customer is kayang mag-afford or kayang bilhin yung buuan kontra sa patingi-tingi lang na abot kaya ng bulsa nila. So for example nga is ito. Binibenta ko to ng 35 pesos 10 piraso. Ngayon, pagka yung sa mga tingi ko, per piece, ayan, per piece ay 5 piso. Nakabalot siya sa ganito. Ayan. So 10 times 5 sa tingi, dahil ni-retail ko nga ito, is meron tayong 50 pesos i-minus pa natin yung puhunan natin doon kasi hindi lang naman mentres na 35, di ba? So malaki-laki rin yung ating kikitain once na nag-re-repack tayo. So yan, maraming mga items ang pwede nyo i-repack sa inyong sari-sari store. Yan, isipin nyo yung magiging convenience ng inyong mga suki or inyong mga customers kasi hindi nga lahat kayang bumili ng yon para sa iba kasi mabigat na sa bulsa nila yung ano, di ba, yung 35 pesos na buuan kontra sa bibili sila na kumare isa-isa lang naman 5 piso. Pero kung iisipin kasi nila, pag bumili sila ng buo, mas makakamura sila kasi 35 pesos lang kontra sa bibili sila ng ganito. Pero meron talagang iba na hindi naman talaga afford bumili ng 50 pesos yung pera nila tapos may iba pa silang bibilhin, tapos bibili lang sila ng mas, di ba? Kung 35 pesos siya, mababawasan yung budget nila para dun sa iba nilang bibilhin. Kaya yung iba nag-a-afford ng tingi. Ayan. Kung iisipin nyo kasi, pamparami rin kasi to ng mga nakasabit sa inyong sari-sari store. Pampaganda rin siyang tingnan kasi iba-iba yung kulay. Tapos, mas nakaka-attract yun sa customer kasi, alam nyo yun, yung tipong abot kaya ng budget nila, makakabili sila ng tingi. Kontra sa lahat buuan nilang bibilhin. Kahit kami ay wholesaler, hindi pa rin namin tinatanggal yung part na nagre-repa kami ng mga item. Kasi sa totoo lang, maliit naman talaga ang kita sa ano, pag-wholesale. Kasi maliit ang tubo. Kontra sa nire-retail mo, dun ka lang talaga hahataw pagka meron kang mga retail items. Once kasi na meron kang mga retail items. Ayun. Pagmasdan nyo sa mga tindahan, pag kung ano yung tingi, depende sa items, ang bilis niyang maubos. Tulad nito, napapanahon tong items na to, tapos may tingin ka pa, mabilis siyang maubos. So, mabilis bumabalik yung puhunan nyo dun sa item. Tapos, mabilis nyo pang nakukuha yung inyong tubo dun sa item na nirepack nyo. Yan. Medyo ano lang siya, medyo time consuming. Pero kung tutuusin, kung aliwin nyo naman yung sarili nyo habang nagre-repack kayo, nagpapatugtog kayo or what, hindi nyo naman malaya, natatapos na pala yung nare-repack nyo. Yan. Tsaka, maganda siya ang isama sa sari-sari store nyo kasi yun nga, mas lumalaki yung benta pagka may mga repack na items nyo. Kung tutuusin, yan, yung iba minamaliit, yung ano, yung mga ganitong pagre-repack, 'di ba? Napansin niyo yung ano, yung mga nagbebenta nung ano, nung mga pamipaminta. Tapos naka-ano sila sa may karton na strip na ganyan, tapos naka-stapler. 'Di ba? Ang laki kaya ng tinutubo nila doon. Magkano lang din naman yung puhunan nila doon tapos napaka-konti lang yung laman. Yun nga lang,
doon ka lang talaga mapapagod sa pagre-repack. Pero napakalaki naman ang tinutubo nila, tapos mabenta pa yun kasi nga maraming mga tindahan yung bumibili ng ganun. Kami, ang ginagawa namin, meron din kami mga tinda na mga pamipaminta, laurel, at swerte, yung mga ganun. Yung mga nabibili siya ng tagpipiso, pero hindi kami bumibili ng mga repack na ganun. Mas pinipili namin na kami na lang yung mag-repack ng items. Wala, bibili si mama ng kalahating kilo ng paminta. Pamintang buo, durog, tsaka powder, yan, tatlong klase. Tapos re-repackin namin yun ng taglilimang piso. Kasi, pagka nirepack siya ng tagpipiso, hassle, masyadong matrabaho pag re-repackin. Tapos mas matatagalan kayo. Ang hirap pa naman mag-repack ng ano, ganun. Kasi masakit sa ilong. Nakakakatiyo ng ilong. Tapos lagi kayo maghahatsyo na, try na namin eh. Nirepack namin siya ng 5-5 piso kasi pasok naman siya sa budget ng mga customer. Tapos madalang na rin yung naghahanap na customer ng tagpipiso. Kasi sa panahon ngayon, halos karamihan naman ng mga tingi, puro tag-5 piso yung presyo. Yung asukal nga na dating nabibili natin na tagdudos na repack, konti na lang yung nagre-repack dito ng ganun. Usually, puro tag-5 piso na kasi pamahal na ng pamahal yung ano, mga item. Gaya na lang ng sa may harina. And then sa cornstarch, ayan. Diba dati may 5 piso? Ayan. Ngayon, ano, nagtanggal na kami ng ganun kasi hindi na kaya dahil ang mahal na ng kilo niya. Parang ang hirap na niya palabasin ng makukuha pa namin yung puhunan niya per kilo. Kaya naman, oo, kaya lang masyadong konti. Kukuntian talaga yung dami ng repack nyo, kung gano'n siya karami sa supot. Tapos parang hindi na siya okay sa amin. Kaya nagtaas na lang kami ng presyo nung mga repake namin na gano'n. Kasi wala tayong magagawa, nagtaas din ang presyo yung per kilo. Pinapaliwanag na lang namin sa customer na nag-adjust din kami ng price kasi hindi na kayang ibigay kung magkano yung dating presyo niya. Parang sa may mantika. Dati may 5 piso kami. Kasi yung pagre-repack namin, hindi siya yung sa maliliit na plastic na ice candy. Kasi hassle para sa amin yung ganun. Tapos maramihan kami pag mag-repack. Ang ginagawa namin, plastic is plastic ng yellow para pang matagalan siya. Na pwedeng i-stack. Yung tipong pag nag-repack ng isang bultuhan, kahit ilang araw yung lumipas, hindi siya masisira agad or mabubutas. Madadamage yung plastic. So, refill lang kami ng refill. Gaya nga nun, yung sa mantika namin, tinanggal na namin yung 5 piso. Ang pinaka-mura namin na repack ng mantika is yung 10 pesos yan. Pero price update tayo sa presyo ng mantika. Ang presyo na ng mantika isang litro ay sa amin 80 pesos. 80 na, diba? Nung nakaraang araw ay 90. Nag-90 yun. Tapos bumaba na ng 80 per litro. Yan. Pero yung repack namin, ni-stay put na lang namin dun sa ang pinakamababa ay 10 pesos. Kasi parang ang sobrang konti na niya pag titingnan, pag 5 piso, parang hindi ka na makakaprito. Kaya hindi na din kami nag-ano lang ganun. Ang presyo ay, sa mga repacking is 10, tapos 15, tapos isang bote na, ganun. Pataas na yun, kalahating litro, tapos isang litro ng mantika. So yan, nakadepende pa rin yung pagre-repack nyo sa lugar kung saan kayo nagtitinda. Usually, mabenta talaga yung mga repacking pagka yung area nyo is, ang tawag dito? Sa mga matataong lugar, squatters area. Sa amin kasi squatters area lang. Mukha lang social, pag tiningnan, pero squatters area pa rin ito. Dito kasi sa amin, maraming mga tabi-tabing tindahan. So, para maging advantage namin sa ibang mga katabi rin namin na tindahan, kasi hindi naman lahat ng mga tindahan is may mga repacking na item, kami, nagre-repack kami. Para yung mga hindi afford bumili ng buo, sa amin pupunta. Doon sa way na yon, nakakahakot kami ng mga customers dahil sa mga items na repacking. Yan, medyo mahaba na ang ating usapan at tatapusin ko na lang itong nire-repack ko. Update ko na lang kayo ulit mamaya pag natapos na to para maipakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya after. So, ito na siya lahat. Ayan, tapos ko nang repackin at isang box to na malaki. Ayan. Pati yan sa ilalim.
Ipapatali ko na lang to bukas dun sa mga tindero namin para pwede na siyang i-display. So hanggang dito na lang yung video natin for today. Kung nagustuhan niyo yung video natin, don't forget to give this a thumbs up. Comment below your suggestions or kung nagre-repack din kayo ng mga face mask, comment lang kayo dyan sa baba. Gusto kong malaman kung marami ba sa ating mga sari-sari store owner yung merong tindang face mask at saka kung nagre-repack din ba kayo ng mga items na ganito. So, yun lang. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel, make sure to subscribe, hit the notification bell, and click all para lagi kayong manonotified pag meron kaming bagong uploads. Yun lang. Maraming salamat! Bye-bye!